sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanik TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Manok, hindi po ako pato. Tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorelate. Hindi nga sa iyo nang galing. Ang problema, kinumpir mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. Same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDS. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero, ni wala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang ng unang bahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad dun sa due process ko. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po na ito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. Pwede, bigay mo sa akin yung papel, tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair, itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya, itong mga tiga PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungaling lahat yung mga sinasabi nitong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya, siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito. Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na lang nagsisinungaling. Papilis mo ito. Meron ka pirma dito. It is a certified photocopy coming from PDEA, if I understand, if my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PDEA? So, Senator Jinggo, if... You cannot get a proper answer from Jonathan Morales. You may continue. Well, other matters. Alam nyo, pag ganito lagi ang sagot nitong si Morales, eh wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Parang kasinulingan ho lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, the chair will allow it. Okay lang ba sa inyo na para ba nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na ro yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari dyan. The doctor did not agree, but James just wants it already. Just no, no. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob pero yan. May doctor po doon, pero the doctor did not agree, but... Oh, they did the doctor did not agree, or you did not consult with the doctor? He did, but the doctor said no. Oh, so, sabihin na, pag may nangyari sa kanya, makakamisin. No, 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 no. Yan. Hello, Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero ako, pag may nangyari sa inyo, huwag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Hindi, sir. I just want to clarify. Hindi po walang matapos na ito. Okay. Sandali lang. Sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. Huwag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako si Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito. Kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po. Dahil dinadrag ko yung pangalan ko sa bagay na wala po ko alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat ng hotline dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, Jim. Sorry for your condition. I apologize na nagkaganyan ka. Parang ako pinagdintangan sa bagay mo. Wala pa ang ginawa. Hindi na wala tama ito. Ang pangalan ko, pangalan ng pamilya ko. Sinira sa lahat. Wow.
Paki-op na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-usap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Sige. Thank you. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong, pero lahat ng lumalabas sa lahat na sinasabi ni Agent Morales, eh, pawang kasinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisunungaling naman. So, ano maihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jingle, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor, kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pa mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record. Senator Jingoy, go ahead. Thank you. A last question na Ginong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, ano, bagamat irrelevant po yan dito sa, ano, no, sa ginagawa natin investigasyon. Your Honor, for the record, ito ano pong irrelevant? Ano ibig mo sabihin irrelevant? Yung pong tinatanong ni Senator Jingoy Estrada, Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po sa aking personal na kaalaman kaugnay nung kasong nahawakan ko nung 2012. Katunayan, Your Honor, ano, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama sa ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Wag. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kaya po, nakikita rin yun. You're now questioning the wisdom of this committee. Kung gano'n ang line of thought mo. Mr. Chairman. Listen, Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said, repeatedly, that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party, hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jingoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po natin, may abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Senator Chis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then mahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang pakiusap natin. Yes, Mr. Yes. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa ano po, no? Pero ito po, bilang investigador, marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit dun sa video. Napakaseryoso po, Your Honor, yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago si Robby Enriquez at ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Mr. Morales, yes, you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mo, importante yan. At ako naniniwala na importante. Ako naniniwala, hindi ako nagpapabula. Kaya nga, kinontem ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na
Yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin kung wala pong... Please, wala lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Senator... Ang sinasabi... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.